Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo po upang tayo ay manalangin. Iligay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay sandaling tumahimik upang tayo po ay magsimula na. Dakilang Diyos, mahabaging Ama sa langit, nagpapasalamat kami, Lord, sa another day, another year, O God, na ibinigay mo sa amin. Dakilang Lord, sa iyo ko po, Panginoon, isinasaalang-alang ang buong pagsasamba na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kapayapaan. Kayo rin po ang magbigay sa amin ng pusong mapagsamba, pusong mapagpasalamat. Lord, salamat po sa oras na ito na binigyan niyo po kami ng chance again, Lord, na sumamba sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Sa oras na ito ay binibigay ko po sa inyo ang mga tutugtog, Lord. Kayo po ang humawak sa kanilang kamay, Panginoon, upang patuloy kanilang sambahin ng nasa puso, Panginoon. Ganon din, Lord, ang bawat isa na sasamba sa iyo, Lord. Kayo po ang magbigay sa amin ng kapayapaan. Kayo magbigay sa amin ng patience while watching and listening to your word, Father. Ganon din po sa magbibigay ng mensahe, Panginoon. Basbasan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay, katalinuhan na gagamitin niya. Panginoon, sa oras na ito, wala kaming ibang gagawin, sasambahin ka lang. Gagawin lang namin, Lord, ay makikinig sa iyong salita. Maraming po salamat. Lord, sa oras na ito rin, iniimbitahin ko po ang iyong Holy Spirit na bumaba sa amin. At Panginoon, ay gabayan niyo rin po, Panginoon, ang wala pa. Lord, kayo po ang magdala sa kanila dito ng safe. Na safe, O God. Lord, at naniniwala rin po kami ang sambahang ito, Panginoon, na hindi pagmumura ng kahit anong virus, Panginoon, at kami ay ligtas, Panginoon, na at malayang makakasamba sa iyo. Maraming salamat, O God. Kayo na po ang bahala sa amin the rest of the day today. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pakibati nga po ang isa ng Happy New Year 2022. Yan. Pakigaway po yung mga katabi natin sa kanan at sa kaliwa. I-appreciate po natin this morning. Ayan. Isang amo ng blessing shout. Isang amo ng Happy New Year. Happy New Year. Ayan. Ngayong taon, alam kong bubuhos pa ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Sabi nga, araw-araw, umuulan. Umuulan ang pagpapala. Amen? At yung ginaw na yan, papainitin natin yan sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Parang mahina. Amen? Amen. Mataas na palakpak nga muna sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Thank you, Jesus. Sabi sa salita ng Diyos sa Awit, chapter 16, verse 1 and 2, panalangin na pagtitiwala sa Diyos. Verse 1, ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Naniniwala ba tayo na tayo inaalagaan ng Panginoon araw-araw? Amen. At yung presensya niya nasa atin palagi. Amen? Amen. Verse 2, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay nagmumula sa iyo. Amen. So lahat ng blessings na nare-receive natin galing yan sa Panginoon. Amen. Yan man ay maliit o malaking bagay, dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, wala tayong gagawin kundi papurihan, sambahin, at dakilain natin ang ating Diyos sa presensya niya. Amen? Kaya samahan niyo po kaming umawit at umindak sa presensya ng ating Panginoon. Mataas na palakpak muli sa ating Diyos sa buhay. Handa na po kayong umawit? Yes, Lord. Thank you, Jesus. Let's feel the presence of our Lord. Yes, Lord. Come on. Thank you, Lord. Ikaw ang aming Yahweh. Yes, Lord. Ko ang ngalan mo, Panginoon.
tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Mataas na palapakatinig sa ating Diyos. Dahil umulan man at umaraw, nandiyan ka palagi sa buhay namin. Umulan man o umaraw, ikaw pa rin ang ikaw.
patuloy po nating dabihin ang presensya ng ating Diyos. Blessing shout! Blessing, blessing shout! Yes, Lord! Samahan niyo po kaming umawit. Thank you, Lord! Diyos, ikaw naman, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo, kailanman di nagbabago. Karapat-dapat ka tumanda. Diyos, ikaw naman, wala nang sa buhay ko. Ang pag-ibig mo'y kailanman di nagbabago. Karapat dapat ka, karapat dapat ka tumanda. Sambahin ang ating Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas. Awitan natin ang ating Diyos. Diyos, ikaw lamang, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo, kailanman di nagbabago. Salamat, Panginoon. Karapat-dapat kang tumanggap. Thank you, Jesus. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap sa ating Diyos. Yes, Lord, tanggapin natin ang kanyang pagpapala. Tanggapin ang kanyang biyaya. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap. Yes, Lord, karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang bisan pa sa huling pagkakataon. Karapat-dapat kang tumanggap ng pabuhay. Luwang hati o aking Diyos na may likha ng lahat ng pagsamba. Ama,
Yes, Lord, ikaw lamang aming pupurihin at sasambahin aming Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan at pagmamahal. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ikaw lamang at wala nang iba. Mataas sa palakpak sa ating Panginoon. Let's feel the presence of our Lord. Ngayong bagong taon, ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas at hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig. Ngayong taong 2022, Panginoon, ang lais namin ay makilala ka pa ng mas malalim, Panginoon. Yes, Lord, at mas mahalin ka pa namin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na patuloy na umaagos. Banal na Espiritu, pumagitna ka sa oras na ito sa aming gawain, Panginoon. Let's feel the presence of our Lord. Let's continue to worship our God this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, Lord. Ikaw lamang at wala nang iba aming Diyos. Yes, Jesus. Mapagbigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Oh, 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 oh. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo ang nagbibigay sila sa puso ko. Di maparisan ang biyaya sa kihalay mo. O Jesus, papuri ay sa'yo. Paliwalaan ang buhay mong binigay sa tulad mong di karapat-dapat, minahal mo ng wagas. Hari ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan, mapagbigay kang lubusan. Nawa mo'y walang hanggan. Oh, 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 oh. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sila sa puso ko. Biyaya sa kialay mo. O Jesus, papuri ay sa'yo. Ang makilala ka, ang makilala ka, at ang lawak ng pag-ibig mo.
nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisan ang biyaya sa kialay mo. O Jesus, ang papuri namin ay sa'yo, aming Diyos. Yes, Lord. Minsan pa, namhinati ng presensya ng ating Panginoon at ikaw lamang at wala ng iba. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisan ang biyaya sa kialay mo. O Jesus, papuri ay sa'yo. Ang makilala ka, kilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisan ang biyaya sa kialay mo. O Jesus, papuri ay sa'yo. Awitan natin ang ating Diyos. Ang makilala at ang lawak ng pag-ibig, mataas na tinig sa ating Panginoon. Yes, Lord, let's feel the presence of our Lord Jesus Christ. Minsan pa, mataas na tinig sa ating Panginoon ang makilala. Sa huling pagkakataon, minsan pa, ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisan ang biyaya sa akin, alay mo. O Jesus, papuri ay sa'yo. Yes, Lord, ang papuri ay sa'yo lamang, aming Diyos. Ikaw lamang ang maitaas sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Mataas na palakpak at higawan sa ating nag-iisa ang Diyos na buhay. Una ang palakpak na yan. Yes, Lord, let's feel the presence of our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. We gotta worship you, oh God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ang lahat ng ito ay sa'yo lamang, aming Panginoon. Amen. Thank you, Jesus.
Batid ko po na kumikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya sa ilang sandali po, tayong lahat ay tumungo at tayo po'y manalangin sa Diyos. Sambitin niyo sa Panginoon ang inyong mga dalangin, ang inyong mga prayer request. At alam po nating lahat na hindi maikli ang kamay ng Diyos. Hindi maikli ang kamay ng Diyos upang abutin ang iyong pangangailangan. Kaya sambitin po natin ang ating mga prayer request, ang ating mga dalangin sa Kanya. In His holiness, in His presence, in His glory, everything we have, we can receive. Everything we need, we can receive. Napakabuti mo aking Diyos Ama, ang iyong nilikha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko tapat. Habang nakuunat ang ating mga kamay, napakabuti mo. Napakabuti mo aking Diyos Ama, ang iyong nilikha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, napakabuti mo. Napakabuti mo aking Diyos Ama, ang iyong nilikha, ang iyong nilikha'y luluwa. Sambahin siya. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, napakabuti mo, sabay-sabay. Napakabuti mo aking Diyos Ama, ang iyong nilikha, ang iyong
inilikhay, luluwan hatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Sa huling pagkakataon, noon ngayon, noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabay ang tinig, papurihan natin ang Diyos. Sabay ang tinig, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, papuri sa'yo, Ama. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pinakadalisay na pagsamba, panalangin at papuri. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang bayan ng Diyos ay magsasabi ng Amen and Amen. Minsan pa salubungin po natin ang taong 2022 ng pasasalamat, papuri. Hayaan po nating mawasak ang lahat ng kabigatan sa ating mga buhay. Malaglag ang ating mga dalahin sa pamamagitan ng ating palakpak, ng ating mga papuri, ng ating mga sigawan at hiyawan. Habang ang lahat ay sumisigaw ng Hallelujah! 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 Blessing shout! Praise the Lord! Praise God! Tingnan po ninyo ang inyong mga katabi, sulyapan ninyo ang inyong mga karating, sabihin niyo sa kanya, maligayang bagong taon sa iyo, kapatid. Sabihin mo sa kanya, mas lalo kang gumanda. Sabihin mo sa nasa likod mo, mas lalo kang pumogi. At sabihin mo rin sa kanya, iba talaga ang may Kristo sa puso. Are you happy? Praise the Lord! Itaas po natin ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa at ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating isigaw, today I receive the blessings in the Word. Isa pa, today, sabihin natin, this year, in 2022, we receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah! Wala na po bang ilalakas ang palakpak na yan? Gusto ko po yung nakakarinding palakpak. Palakpak na abot hanggang langit. Manatili po tayo katindig at samahan niyo po ako na basahin ang aklat ng Malakias, Kabanata 3, Talata 2 hanggang 3. Ganito po ang ating matutunghayan, ang sabi ng salita ng Diyos. Pero sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakatayo kapag magpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakakapaglinis. Lilinisin niya ang mga paring lahi ni Levi tulad ng paglilinis sa pilak at ginto upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Come Holy Spirit, be our teacher, be our guide, reveal your truths, reveal your heart.
We want to hear your voice today. We need you and we want you. We're giving you 100% freedom to move and to do wonders in our midst, to work in our lives, Lord, so we can do your will, O God. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede na po tayong maupo, brothers and sisters. Happy New Year po, mga kapatid. Kamusta ang inyong New Year? Ah, namatay po yung aking ilaw. Nadali. Paki-assist naman sa ano. Okay. Thank you, Lord. Ayan po. Nahugot yata. Ayun. Praise the Lord. Kita nyo na ako? Ayan. Praise God. Okay. So, sisimulan na po natin ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ang atin pong Diyos ay hindi manhid. At gaya ng tao, siya rin ay may damdamin. Pwede siyang maging masaya at pwede ding maging malungkot ang Diyos. Kaya po ang ating mga kilos, ang ating galaw, ang ating mga pagpapasya ay maaaring magdulot sa kanya ng kasiyahan o kalungkutan. Depende po sa ating mga priorities o layon sa buhay. Kaya dalangin ko po na ngayong taon sa pagsasagawa natin ng mga samot-saring New Year's resolution at mga balakin ay hindi natin mabaliwala ang kasiyahan ng Diyos. Dapat si Lord ang una. Sabi mo sa iyong katabi, dapat si Lord ang una. Naway maging goal natin ngayong taon ang lalong ikasisiya ng ating Diyos. Bakit ko po ito nasabi? Kadalasan po kasi, priority natin ang ating personal happiness kaysa sa happiness of God kapag tayo ay gumagawa na ng ating mga New Year's resolution. Goal natin ang pumayat, goal natin ang mag-ipon, goal natin makapasyal sa Siargao, goal natin makabili ng bagong kotse, goal natin ang lalong yumaman, at kung ano-ano pa. Pansinin niyo po yung mga New Year's resolution na yan at mga goals na yan. Sa mga goals na aking nabanggit, lagi na lang po ang sentro ay ang sarili. Yung ating happiness, our personal happiness. Pero yung happiness of God, yun pong ikasisiyan ng Diyos, nababaliwala natin. Hindi natin siya na isasali, na i-etsapwera natin ang Diyos. Nakita po ng isang propeta sa Biblia na ang pangalan ay Malakias, na napakahalaga ng kasiyahan ng Diyos. At ang kasiyahan ng Diyos ang dapat na maging priority natin sa ating mga buhay. Dahil ayon po kay Malakias, kapag inuna natin ang happiness of God, lahat ng bagay ay susunod. Narinig niyo yon? May kausap ba ako dito? Pag inuna natin ang kasiyahan ng Diyos, lahat ng bagay ay susunod sa ating mga buhay. Amen! Yun pong itinuturo ni Malakias o ni Malakay ay kamukha po ng sinasabi ng Kawikaan 37 verse 4 na ang sabi, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Kanino daw hahanapin ang kaligayahan? Sa Panginoon. At ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Huwag mo munang hanapin ang mga material na bagay. Huwag mo munang hanapin ang mga pangarap mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, hanapin mo muna ang kaligayahan mo sa Panginoon at lahat ng nanaisin mo ay Kanyang ipagkakaloob. Amen. So in this year of 2022, let us all pursue the happiness of God. At pag ang Diyos po ay nalugod, pag ang Diyos ay naging masaya, pag ang Diyos ay nakontento sa atin, our hearts will be happy as well. Can I hear an amen? Iyan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe na aking ibibigay sa inyo ngayong umaga ay ang kasiyahan ng Diyos. Pwede po bang ulitin natin? Sabihin mo sa iyong katabi, sa paggawa ko ng mga balak at New Year's resolution, hindi ko kalilimutan si Lord. Uunahin ko ang kanyang kasiyahan. Ang kasiyahan ng Diyos.
This title implies this thing. Kung ang Diyos ay pwedeng maging masaya, ibig sabihin, pwede ding maging malungkot ang Diyos. Amen? Yan pong katotohanan tungkol sa Diyos, o yung katotohanan yan, na ang Diyos ay pwedeng maging masaya at malungkot, ay isang aral na makikita po natin sa Aklat ng Malakias. Tingnan po natin ang chapter 1 verse 6. Ang sabi dito, sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga pari, iginagalang ng anak ang kanyang ama, at iginagalang ng alipin ang kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama? Pansin niyo yung emosyon ng Diyos, parang meron siyang hinanakit, parang may hugot si God. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo iginagalang? Nilalapastangan ninyo ako. Pero nagtatanong pa kayo, paano ka namin nilalapastangan? Dito po ay halatang halata na ang sama-sama ng loob ng Diyos. Mayroon siyang tampo. Mayroon siyang hinanakit sa kanyang bayan. At siya ay malungkot. Bakit po kaya naging malungkot ang Diyos? Bakit pakiramdam ng Diyos ay nalapastangan siya? Tingnan po natin ang sumunod na verse, verse 7. Nilalapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog, ng maruming handog sa aking altar. Pero nagtatanong pa kayo, paano naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar. Malungkot daw ang Diyos dahil yung bagay na nagpapasaya sa Kanya ay tinatawag nilang walang kabuluhan. Yung importante sa Diyos, hindi nila pinapahalagahan. Inulit pa ito sa verse 12 na ang sabi, pero kayo, inilalagay niyo ako sa kahihiyan dahil sinasabi ninyong marumi ang aking altar at walang kabuluhan ang mga inihahandog doon. Napakahalaga po sa Diyos ng altar. Pero anong ginawa ng mga tao? Inisnab-isnab nila ang altar at dinadaan-daanan lang. Binabaliwala nila ang bagay na nagpapasaya sa Diyos. Mas priority nila ang kanilang panlasa kaysa sa panlasa ng Diyos. Hinahabol nila ang mga bagay na magpapasaya sa kanila, hindi ang magpapasaya sa Diyos. Nalimutan nila ang isang bagay. Nalimutan nila na kung wala ang Diyos, yung mga hinahangad nila sa buhay, hindi rin naman nila makakamit. Nalimutan nila na ang Diyos ang nagpapasya ng ating tagumpay. At kahit na anong gawin nating pagpupursigi na yumaman, kahit na anong pagpupursigi natin na magtagumpay, wala rin mangyayari sa atin kung ito ay hindi loloobin ng Diyos. Mauuwi lang sa wala lahat ng ating pagpupunyagi at pagod. Kung kaya napakahalaga na inuuna natin, priority natin ang kasiyahan ng Diyos bago ang atin. Amen? Ang sabi po ni Malakias doon sa chapter 1 verses 2 and 3, sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? Alalahanin ninyo na kahit magkapatid sina Esau at Jacob, minahal ko si Jacob pero si Esau hindi. Winasa ko ang kanyang mga kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Nagpasya daw ang Diyos sa talatang ito. Nagpasya siya. Nagpasya ang Diyos na pagpalain si Jacob at parusahan naman si Esau. Kaya yung magagandang assets at mga naipundar ni Esau ay napunta sa wala. Pero anong sabi ni Esau? Sabi ni Esau, hindi. Kaya kong kontrolin ang kamay ng Diyos. Kaya kong kontrahin ang kamay ng Diyos. Kahit na winawasa kami ngayon ng Diyos, kaya namin itong salagin. Determinasyon lang yan. Maaayos ko rin ang lahat. Kaya ang sabi sa verse 4, letter A, maaaring sabihin ng mga Edomita ng mga lahi ni Esau, kahit na winasak ang aming bayan, ito'y muli naming itatayo. Pinipilit nilang baliktarin ang naging pasya ng Diyos. Kaya daw nilang itayo ang kanilang bayan kahit na wala ang pabor ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero ang sabi ng Diyos sa letter B, ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi, kahit na itayo nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Kapatid, wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Kahit na itayo nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito, tatawagin silang masamang bansa at mga mamamayang laging kinapopuotan ng Panginoon. Kita ninyo?
ang Diyos ang susi sa tagumpay. May kausap ba ako dito? Kailangan mo ang Diyos upang magtagumpay sa buhay. Hindi sapat ang determinasyon. Kung hindi loloobin ng Diyos na ikaw ay magtagumpay, wala rin mangyayari sa iyong buhay. That's why, brothers and sisters, you are in the right place and in the right time. Because by the mere fact that you are in this place, you are declaring to God, God, I need you. Without you, God, I cannot be victorious. Kapag po niloob ng Diyos na ang tao ay magtagumpay, walang makakapigil. At kung loloobin din ng Diyos na ang isang tao ay hindi magtagumpay, kahit paanong gawin niya, walang mangyayari sa kanyang buhay dahil ang tagumpay ay nakasalalay sa pagpapasya ng Diyos. Narinig niyo yon? Ang tagumpay ay nakasalalay sa pagpapasya ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos na bawiin ang lahat ng mayroon tayo. Yan ang sinasabi ni Malakias. Ngunit, may kapangyarihan din siyang ibuhos ng todo-todo ang kanyang mga biyaya at mga pagpapala. Kaya, brothers and sisters, kailangan natin ang Diyos. Ang tagumpay ay bunga ng pagpapasya ng Diyos na tayo ay pagpalain. Amen? Sabi pa ng Diyos sa Malakay chapter 2, verse 2, susumpain ko kayo, pati na ang mga pagpapalang tinanggap ninyo bilang mga pari. Yung pagpapalang tinatamasa daw natin ay pwedeng budbura ng Diyos ng sumpa kung kanyang luluubin. Ibig sabihin talagang ang tao dependent sa Diyos eh. Ano? Sometimes nabubuhay tayo na para bang wala ang Diyos. Nagpaplano tayo na para bang wala ang Diyos. Nalilimutan natin na kung bubudbura ng Diyos ng sumpa ang pagpapalang tinatamasa natin, everyday wala rin tayong magagawa. Amen? People need the Lord. Dagdag pa ng Diyos sa verse 3, makinig kayo. Ano sabi ng Diyos? Makinig kayo. Sabi mo sa katabi mo, yan tenga mo. Sabi mo sa kanya, malinis ga yan. Ipahiram mo kay Lord. Sabi ng Panginoon, makinig kayo dahil sa inyo, parurusahan ko ang inyong mga lahi. Isasaboy ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop. Ano kayang klaseng hayop to? Hindi binanggit eh, aso kaya ito? Alam nyo, kami po ay may pet sa kubo, si Putol. Eh, tinutulog po namin kasama. Pagka dumumi, Diyos ko po naman. Pagkakabaho, daig pa ang alarm clock, gising ako eh. Alas dos ng madaling araw ay tumais si Putol. Pagkakabaho talaga ako'y balik, sobrang baho. Tapos sabi ng verse, isasaboy ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop. Isipin nyo, dumi ng pusa, isasaboy sa mukha mo. Isasaboy ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inyong inihahandog at pati kayo itatapon sa tapunan ng mga dumi. Imagine, itatapon ka ng Diyos sa kumpol ng tae ng pusa. Kaya nyo yon? Isipin nyo, isasampal sa inyo ng Diyos yamas. Baho ah. Isipin nyo, sasabuyan ka ng Diyos ng yamas sa mukha. Amuyin nyo sandali ang inyong katabit, baka sinabuyan na ni Lord. Mm-hmm. Pero kita po ninyo ang point ng Diyos? Nakikita nyo yung punto ng Diyos sa verse na to? Pwede palang gawa tayo ng gawa para magtagumpay, pero sa huli, sasabuyan lang ng Diyos ng pupo ang mga nagawa natin. Nakita nyo yung point ng Diyos sa verse na to? Ang point dito ng Diyos, without me, you can't do anything. Lahat ng pagpapalang tinatamasa ninyo ay galing sa akin. Yan ang sinasabi ni Lord. Kaya po totoo yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18. Anong sabi doon? And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Basahin nga po natin sabay-sabay. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Ang part ni God to give us power to get wealth. Pero ang part natin, remember the Lord, remember His happiness. Tanungin mo yung katabi, kasali pa ba si Lord sa buhay mo? O ikaw ang driver ng buhay mo? It is God who gives us the ability to produce wealth. So kung ang tagumpay ay nakasalalay sa pagpapasya ng Diyos, ano po ang dapat nating gawin? Ngayong taon, this 2022, unahin natin ang mga bagay na magpapasaya sa Diyos. Amen.
Amen. May kausap ba ako dito? Amen. Minsan puro tayo plans about our happiness. Bakit hindi natin isama ang happiness of God sa ating planning? Unahin natin ang mga bagay na magbibigay kasiyahan at kaluguran sa Kanya. Alam niyo, napakaganda pong pag-aralan at basahin ng Aklat ng Malakyas dahil doon mababasa po natin ang ilang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa puso ng Diyos. At may nakita po akong tatlong bagay na nagbibigay kasiyahan sa puso ng Diyos. Gusto niyo bang pakiligin ang Diyos ngayong taon? Tingnan po natin ang una. Number one, mahalaga sa Diyos ang pagpapahalaga sa Kanyang templo. Nabibigyan kasiyahan po natin ng Diyos kung pinapahalagahan natin ang Kanyang templo, kung priority natin ang gawain sa templo. Makikita natin ito sa chapter 2, verse 11. Ang sabi doon, naging taksil ang mga taga-Huda. Gumawa sila ng kasuklam-suklam sa Jerusalem at sa buong bansa ng Israel sapagkat dinungisan nila ang templo na pinakamamahal ng Panginoon, tinatawag ng Diyos na pinakamamahal ang Kanyang templo. At sa atin pong panahon, ang templo niya, ang templo ng Banal na Espiritu ay tayo na Kanyang iglesia. Ito pong kapulungan gaya nito ay pinakamamahal ng Panginoon. May kausap ako ngayong umaga, ang assembly kagaya nito, ang Sunday assembly na ito ay pinakamamahal ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuntun niya sa atin kapag tayo nagkakatipon. Huwag kang pahuhuli, huwag kang a-absent dahil ibinubuhos niya ang Kanyang pag-ibig sa tuwing tayo nagkakatipon. Chapter 1 verse 13 letter A, sinabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog at binabaliwala ninyo ang aking altar. Noong araw, hindi po nila napasaya ang Diyos dahil sawa na sila sa gawain ng templo. Binabaliwala nila ito. Ulit-ulit lang naman. Every Sunday, pupunta doon, maghahandog tayo. Kakasawa na. Binabaliwala nila ang gawain ng kanilang templo noong araw. Kaya ang Diyos po, kitang-kita ninyo sa verse na ito, lungkot ang Diyos. Tayo ba ay sawa na sa gawain? Palagay ko mga taga-blessings ay hindi naman. Amen? O kinasasabikan natin ang mga gawain? Binabaliwala ba natin ang gawain ng Kanyang simbahan? Naniniwala ako ang mga taong narito ay may pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa Diyos. Amen? Pinapahalagahan natin ang prayer. Pinapahalagahan natin ang devotion. Pinapahalagahan natin ang praise and worship kaya ang aga nating dumating. Pinapahalagahan natin ang paglilingkod sa loob ng templo dahil itong mga bagay na ito ay pinapahalagahan ng ating Diyos. Amen? Sabi po doon sa letter B, hinahandugan niyo ako ng mga hayop na may sugat, pilay o may sakit. Akala ba ninyo itatanggapin ko iyan? Verse 14, susumpain ko ang mga mandaraya sa inyo na nangako maghahandog ng pinakamabuting hayop, pero ang inihahandog ay ang may kapintasan. Naghahandog daw sila sa templo, pero ang inahandog nila yung luma. Yung hindi pinakamabuti. Ang binibigay nila kay Lord, yung patapon na, yung may sugat, may pilay, may sakit. Hindi ready ang kanilang puso sa pagsamba. Kung ano nalang madampot, yun ang ibibigay kay Lord. Mga kapatid, sa ating pagsamba sa Diyos, ibinibigay ba natin ang pinakamainam? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, ibinibigay ba natin ang ating the best? Do we give our best time? Do we give our best resources? Taos ba sa puso ang ating paninilbihan sa loob ng templo? O bara-bara na lang na ibibigay nating paglilingkod sa Kanya at kulang tayo sa karampatang paghahanda. Priority ba natin mapaglingkuran ang Diyos sa loob ng Kanyang templo? Ang Diyos po ay may damdamin. And God sees you. God knows na pinapahalagahan mo ang mga bagay na pinapahalagahan niya. Only God can tell. Ang sabi ng chapter 3 verse 10, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan. Sinusuportahan ba natin ang templo ng Diyos through our resources? How committed are we
sa mission ng ating church? Do we give our resources to the Lord as a sign of recognizing His authority and supremacy over our lives? Do you know that God is King? Amen? And when we give our resources to Him, our best resources to Him, our best service to Him, our best gifts to Him, we tell God, God, you are enough. God, you are sovereign. God, you are supreme. God, I recognize your authority over my life. Amen. Kapag pinahalagahan natin ang mga bagay na pinahahalaga ng Diyos, God is happy. Amen? Ang Diyos po, yes, nalulugod ang Diyos pagka tayo umiiyak sa Kanyang presensya at nagpupuri, nagtataas ng kamay. Subalit madaling gawin yon. But God wants more from us. He wants you. Amen? Amen. Pangalawang bagay na nagdudulot ng kasiyahan sa puso ng Diyos, pamumuhay ng matuwid. Tingnan mo yung katabi, sabi mo sa kanya, this year, magbabago na talaga ako para malugod si Lord. Amen? Babantayan ko ang aking isip, babantayan ko ang aking kilos, babantayan ko ang aking sinasabi dahil nakakahiya kay Lord. Amen? Chapter 2, verse 8, pero hindi nyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Ang mga turo ninyo ang nagtulak sa marami para magkasala. Nalulungkot daw ang Diyos dahil hindi sila namumuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos. Siguro, wala silang panahon na siliksikin ang kanyang mga salita, kaya hindi nila alam ang pamamaraan ng Diyos. No time for the Bible, no time for God's Word, kaya hindi nila alam kung anong dapat i-apply sa buhay. Kaya mga kapatid, sinasaliksik ba natin ang kanyang mga pamamaraan sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Inaalam ba natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos? At higit sa lahat, isinasabuhay ba natin ang salita ng Diyos? May nakikita bang difference sa buhay mo at sa buhay ng mga taong hindi kumikilala kay Lord? Or pag tinignan tayo ng mga tao sa mundo, sabi nila, wala mo nakikita ang kaibahan sa mga hindi kumikilala kay Lord at sa mga naatin sa blessings. Parehong ano? Parehong mga luko. Parehong mga adik-adik. O gusto ng Panginoon, may makitang difference dahil tayo'y hinirang ng Diyos, dahil tayo tinubos ng dugo ni Kristo. The world should see a difference in our lives. Amen. Wala yata akong kausap ngayong umaga. Amen. Amen. Kami na lang dalawa. Praise the Lord. Amen. Alam niyo kung bakit tayo tinubos ng Panginoon? Kung bakit namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayo pinabanal, nilinis, para mamuhay din tayo ng may kalinisan, and the world will tell us, wow, buhat nung umatin siya sa blessings in the world, nakita ko ang pagbabago sa kanyang buhay. I want to have what this person has from the Lord. Ang sabi ng chapter 3 verse 13, sinabi pa ng Panginoon, masasakit ang inyong sinabi tungkol sa akin, pero nagtatanong pa kayo, bakit ano ang sinabi naming masasakit tungkol sa inyo? Verse 14, hindi ba't sinabi ninyo, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos? Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos? At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? Dito po sa verse na to, nalungkot ang Diyos dahil hindi makita sa kanyang bayan ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Walang repentance. Walang pagtalikod sa kasalanan. Kaya nalungkot ang Diyos. Para bang naging kampante na sila na gumawa ng kasalanan. Tayo po ba'y kampante na sa mga bad habits? Tayo po ba'y kampante na sa mga ways that do not glorify God? Okay na lang bang kita lagi ng mundo na tayo langong-lango sa alak? Okay na lang ba nakita ng mundo na tayo palamura, crack ng green jokes? Hindi po ako galit. Hello? Sabi ng Panginoon, ako'y nalulungkot dahil hindi makita sa aking bayan ang kapagsisisi. Mga kapatid, tayo ba'y tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan? Nasa atin ba ang fear of God? Tayo ba ay tapat at patas sa ating pakikitungo sa kapwa? Masasabi ba ng ibang tao na nasa atin si Kristo dahil dama ito sa ating mga kilos at pagsasalita? O tayo'y nagiging katitisuran pa ng iba upang hindi sila makalapit sa Diyos? Nasa atin ba ang paghahangad na mamuhay ng may kabanalan sa tuwi-tuwi na?
o kampante na tayo sa mga gawa, kampante na tayo sa mga gawin na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos. May nakikita bang kaibahan sa atin at sa mga taong makamundo? O wala na ring makitang kaibahan? God will honor your desire. Amen? May dinagdag pa si Malakias na ilang mga pamamaraan upang mabigyan kasiyahan ng Diyos. Sabi sa chapter 3, verse 5, sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga Israelita, darating ako upang hatulan kayo. Sasaksi agad ako laban sa mga mangkukulam. Wala naman sigurong mangkukulam dito. Amen? Tingnan mo yung katabi, sabi mo sa kanya, suko mo na yan. Tigil-tigilan mo na yan, ha? Ipagkuha ka pa ng Barbie doll. Saksi ako agad, sasaksi agad ako laban sa mga mangkukulam, sa mga nangangalon niya, sa mga sinungaling na saksi. Minsan ang andaling magsinungaling para makatakas sa isang bagay, ano, pero hindi pala kalugod-lugod kay Lord John. Sa mga nandaraya sa sahod ng kanilang mga manggagawa, sa mga gumigipit sa mga byuda at mga ulila, at sa mga hindi nagbibigay ng katarungan sa mga dayuhan. The world should see God's justice, God's love in us. Amen? Tingnan mo uli yung katabi at sabi mo sa kanya, aasahan kita. Amen? Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, nakakapogi ito lalo. Nakakaganda ito lalo. Amen? Tayo po'y hinirang ng Diyos. Kayo'y nandito dahil kayo'y hinirang ng Diyos. At dahil kayo'y ibinukod ng Diyos sa Kanya, you were separated from the Lord to Him. Dahil kayo'y hinirang ng Diyos, ibinukod sa Kanya, kailangan makita ng mundo ang kaibahan sa atin, ang mga taga-blessings in the world. Amen. Wala na nag-e-amen. Alalakas niyo mag-amen pag sinasabi, God will heal you. God will bless you. Amen. Pero pag sinabing, you should apply what you heard. Amen. Pangatlo po na bagay na nagbibigay saya sa puso ng Diyos, pagmamahal sa pamilya. Kamusta ang inyong pamilya? Itinuturo ni Malakias na nabibigyang kasiyahan ng Diyos kung ang ating mga pamilya ay ating minamahal at inaalagaan. Ang sabi sa Malakay chapter 2 verse 14, sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa niyong pinakasalan ng inyong kabataan, sinira ninyo ang kasunduan na magiging tapat kayo sa kanila. Kung ang katabi mo ay may asawa, sabi mo sa kanya, yung vows mo, alalahanin mo. Okay, verse 15, hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu para maging kanya? At bakit niya kayo pinag-isa sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos? Napabantayan ba natin ang ating mga anak? Ano kayang pinapanood nila sa internet? Sila ba'y nagiging maka-Diyos? Ano nag-iimpluensya sa ating mga anak? O worldly na sila mag-isip? Kaya siguraduhin ninyong huwag kayong magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo sa inyong kabataan. Verse 16, sapagkat sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ko gustong maghiwalay ang mag-asawa. Ang paghihiwalay sa asawa ay pagmamalupit sa kanya, kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa asawa ninyo. Tayo ba ay faithful sa pamilyang binigay sa atin ng Diyos? Iniimpluensyahan ba natin ang ating kabiyak na lalong mapalapit kay God? Are we leading our spouses closer to the Lord? Na iko-correct ba natin ang ating mga mahal sa buhay kung may gawi sila na hindi kalugod-lugod sa Diyos? O kampante na tayo sa kung ano ang mali dahil mas mahalaga sa atin ang pakikisama sa mundo? Nagiging maka-Diyos ba ang ating mga anak? Nababantayan ba natin ang ating mga anak upang sila'y lalong mapalapit sa Diyos? O happy na tayo na ang mga anak natin ang gagaling mag-TikTok. Pero pagdating sa Bible, si Kristo ba ang sentro ng ating tahanan? Amen. Ba't ang tahimik ng mga taga-blessings? Hindi ako sanay. Bakit ganyan kayo? Wala bang hallelujah? Nung last Sunday, nagturo, God is good. Ooh, hallelujah! Ay, biro lang po. So yan po yung tatlong bagay na tinuturo ni Malakias na nagbibigay kasiyahan sa puso ng Diyos. Balikan po natin, ano yung tatlo? Number one, basahin natin. Pangalawa? Pangatlo? Amen. Isali natin ang Diyos sa ating mga priorities this year.
Dahil wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Sa punto pong ito ay nais kong makita ninyo na bagaman hindi binanggit si Jesus sa Malakay, siya ay nakapaloob sa mensahe nito. Tingnan po natin ang Malakay chapter 3, verse 2 and 3. Ang sabi dito, pero sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Ang tinutukoy po dito, isang sugong paparating. Sino ang makatatayo kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakakapaglinis. Lilinisin niya ang mga paring lahi ni Levi tulad ng paglilinis sa pilak at ginto upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon. Mayroon daw pong sugong paparating na lilinis sa ating mga buhay. Who will purify us, who will sanctify us, who will make us clean and justified. Para daw siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal at parang sabon na nakakapaglinis. Mga kapatid, naniniwala po ako na ang sanctifier, ang tagapaglinis na tinutukoy sa talatang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa kanyang dugong natigis sa krus, ang ating mga buhay ngayon ay ginawang malinis. Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay ginawa ng bago. Amen. Si Kristo ang apoy na nagpadalisay sa atin. Siya ang sabon na naglinis sa atin. At dahil tayo malinis na, nararapat lang na tayo mamuhay ng may kalinisan at may kabanalan upang mabigyan natin ng kasiyahan ang ating Diyos. Amen. 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 Jesus is not just Savior. Jesus is not just healer. He is also sanctifier. Pinadadalisay tayo ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa dugo ni Kristo, tayong lahat ay dalisay na. Sabi mo sa katabi mo, dalisay ka. Parang Cardo dalisay. Wala lang, naalala ko lang. Amen. Pagpapasok ka sa nakakainis na lugar, isipin mo, dalisay ako. Pag makikita mo na naman yung kapitbahay mong lagi nakangiwi, dalisay ako. We need to remind ourselves tayo dalisay. Amen? Amen? Praise God. Marami ba kayo natutunan ngayon? Palakpakan nga natin ang Diyos. Ang hina, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Bilang pagtatapos po ay nais kong ipakilala sa inyo ang ating tema para sa taong ito. Our theme for this year. Are you ready? Our theme for year 2022 is healing in His wings. Palakpakan po natin ang Lord. At ito pong tema na ito ay kinuha natin sa Malakay chapter 4, verse 2. Ang sabi po dito, but for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in His wings, and you will go free, leaping with joy like calves let out to pasture. The presence of God, next slide please. The presence of God in our lives will bring healing to us. This is not just healing from sicknesses. It also means healing from losses. Amen? Trauma and bad memories. It means restoration, recovery, strength, blessing, favor, joy, and gladness for our country. Declare natin, this is the year of healing for our country. Amen? That God will heal our economy. That God will heal our government. It means freedom. Sabi ng verse yon, we will go free. It means freedom. Ang healing na ito ay kalayaan mula sa anumang bagay na bumibihag sa atin. Takot, pagkalugi, masasamang bisyo, at masasamang pag-uugali. Anumang mga bagay ang bumibihag sa atin, ating panghawakan na mayroon tayong kalayaan ngayong taon dahil tayo ay pinalaya na ni Kristo at tayo ay Kanya nang pinagaling. So this 2022, may we all experience healing in His wings. Praise the Lord. Amen. Bow your heads, please, and we will pray. Thank you, Lord. We are in the wings of God. And in His wings, in His presence. His wings speak about His presence. And in His presence, there is healing. This healing means restoration. Whatever you lost,
last year, God can restore. Anumang inagaw sa atin ng pandemyang ito na nakaraang taon, anumang sinira ng kaaway sa ating mga buhay, God can heal. God can restore. Panghawakan po natin ngayong taon na sa bawat araw ng ating buhay, we will experience healing in His wings. Let us always declare every day, each moment, there is healing in His wings. Healing in His wings. Father in heaven, stretch out your wings and carry us in your wings. We want to fly with you, Father. We want to fly with you this year. We want to soar with you, Lord, this year. At ayaw po naming mawalay sa inyong pakpak, Panginoon. Take us closer and closer to your wings. Guide us, Lord. Guide us. At the cross, Jesus became your wings. At the cross, napilayan siya ng pakpak, pinako sa krus, namatay, upang ikaw ay makalipad, upang ikaw ay gawing dalisay at malinis. The Bible says, no one can see the Lord unless He is holy. Hindi daw tayo makakapasok sa presensya ng Diyos kung hindi tayo banal. Paano tayo magiging banal? Tayo po'y naging banal dahil sa dugo ni Kristo. At sa kanyang kamatayan sa krus, tayo po'y ginawang banal. Kapatid, tanggapin mo ang kabanalang ito. Tanggapin mo ang pagiging anak ng Diyos. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, sambitin mo ang isang maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, pinapapasok kita sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Sambitin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ikaw ang aking tagadalisay. Dahil sa iyong dugo, ako ngayon ay naging malinis. Ikaw ay namatay sa krus. Pinawi ang aking mga kasalanan. At ngayon, ako'y banal. Ako ay dalisay. Salamat po, Panginoon. I want you to feel God's presence right now. God is going to fill this place with His glory and power. God is going to fill this place with God's blessings and manifested favors. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasta. Makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasta, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. God is calling us sa isa pong moment of consecration. God wants us to consecrate our lives to Him. If you want to consecrate your life to Him, I want you to stand on your feet and we will sing this song once again.
Natawagin ko si Lucky Grace na samahan ako dito sa harapan. Thank you, Jesus. We will consecrate our lives to Him. Especially for this year, the Bible says, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. That Jesus will be our priority. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Sabay-sabay po tayo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Loobin mo. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, sabay-sabay. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Minsan pa, awitin po natin. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Buong puso. Daluyan ang wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon. Isan pa, awitin po natin ang awit na ito ng buong puso. At ang atin pong mga mata ay nakapuko lamang sa Panginoon at kakausapin natin siya. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasta, makaniika at sa'yo ay pumisan. Sabay-sabay po tayo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at sa huling pagkakataon. Loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Dadako po tayo sa selebrasyon ng hapag ng Panginoon. Pwede na po niyong i-ready ang
communion elements. Buksan yung cup. Hallelujah. So, dalawa pong communion elements ang tanga natin. Ito, isa po ay naging simbolo ng ang tangan ko pong ito ay naging simbolo ng tinapay. Tinapay na naging simbolo ng katawan ni Kristo. At yun ho namang inumin natin ay naging simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. For the Christians like us, Jesus' death on the cross ay means restoration ng broken relationship. Ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ayan po tinatawag na the finished work of Christ at the cross that represent the restoration ng broken relationship natin kay God. Kaya tayo ngayon nabalik na sa Panginoon. We are now a royal priesthood, a chosen people of God. At napaganda ho ng awiting kanina, yung ating loobin nawa na ang buhay natin ay templo ng Panginoon. Totoo naman po sapagkat ang Espiritu nilalahan sa atin. Kapisan natin ang Panginoon. Acts 1:8, di ba? Nasa sa atin. At maging daluyan ng mga papuri at pasamba ang ating bibig at nagluluwalhati ang ating mga salita, nagbibigay luwalhati sa Panginoon maging ating mga gawa at tayo ay liwanag sa sanlibutan ito. Amen. Tas po natin ang tinapay. Sabi ho ng 1 Peter 2:24, by the stripes of Jesus, we are healed. Meaning po, ang kanya pong buhay ay naging kabayaran, atonement. Nagbayad sala si Jesus Christ. At nasira ho ang kanyang katawan para tayo ay mabuo. So, na-restore po relationship because of what He has done. And so with the forgiveness of our sin by His blood. Take this bread, nakisimbolo ng kanyang katawan because He loves you. Tanggapin po natin. Tapos po natin ang inumin. Hallelujah. Natigis po ang dugo ng ating Panginoon sa kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay, ang ibig sabihin po ay, nagbayad na siya ng ating mga kasalanan. At hanggang sa ngayon, ang kanyang dugo ay patuloy na lumilinis sa atin. Sapagkat yung kanyang paghahandog ay tinatawag na forever. Walang katapusan po. Patuloy na lumilinis pagkat tayo po alam niya ang ating kahinaan, nagkakasala, repent tayo. Pero tayo po ay from glory to glory. God is changing us. Kaya tayo ay paganda ng paganda. Pabata ng pabata. Hallelujah. At ang atin mong level of anointing ay nag-i-increase. At nababaligtad na ang ating kaisipan na tunay nating kayaman ang uunahin natin. Wala iba sa buhay natin. Katulad ng pagtuturo kanina yung ating Panginoon. No? Unahin natin ang Panginoon. Sabi nga rin hon sa Zacharias 4:6, ang tagumpay ay hindi makakamit ninuman sa magitan ng sarili niyang kapangyarihan o lakas, kundi sa tulong lamang ng ating Panginoon. Sabi ho sa New Testament, seek first the kingdom of God
and all His righteousness and all those things, even your wants, will be added to you, will be given to you. Amen. Tanggapin po natin. You are freely forgiven. That's why you are holy. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun. Isa pong mapagpalang morning sa ating lahat. Napakaganda po nung mensahe ng Lord sa atin ngayon, no? Unahin natin ng Lord at ibibigay sa atin lahat ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Amen po? Isa nga po munang blessing shout. Mas malakas po dyan. Medyo maginaw. Ako nga po giniginaw talaga dun sa baba. So coming from Laguna po, medyo malamig. Nanabago po ako yung travel. Anyway, sige po, sabay-sabay po nating bigasin yung ating pagiging isa sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat. Itaas po natin ang ating mga kamay at ating pong bigasin ang ating pagpapasya. Okay po. Isa, dalawa, tatlo. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Yan, maaari na pong umupo ang lahat. Meron po tayong mga newcomers po. Ito po, very special po sa akin tong family na to. So, noon pong ako ay nag-tutor po po. Sobrang naging family po nila ako. I want to welcome po yung mga kapatid po natin from mag-asawang ilat, right? Si Mr. and Mrs. Ragindin po, si Jun Ragindin and Eva Ragindin po, and then si Jeric Ragindin po. Ito po yung tutor ko before. Welcome po, maaari po kayong magsitayo po. Ayan po. Galing po sila sa mag-asawang ilan. And then po si Sister Eva sa baba, yung wife niya. Ayan po. And also, meron po pa rin tayong bagong kasama po, mga family po ng Goretcho family. Patayo po muna yung ating mga bagong kasama. At kayo po ay aming, ayun, welcome po. Hi! Wow, ang dami. Oh, ang daming bago nating kasama. Patayo po muna kayo, Pop Daddy and Jeric. Tayo muna po kayo, apo. Tayo po ay sama-samang mananalangin para sa po sa ating mga bagong kapatiran po. New Year po ngayon, alam ko buong taon kasama natin din sila. Ah, so meron pa po pala silang mga kasama, napakadami. Romeo po, and so meron pa po. Sige po, eto meron pa rin po pala sa side na to. Welcome po sa Blessings Community. Salamat po sa pagdalo. At inaasahan po namin yung mas marami pang pagdalo po. Itoon po natin ang ating mga kamay sa ating pong mga bagong kasama ngayon at sa ating pong mga sarili po, ipapag-pray po natin sila. Ibibigas po tayo ng mga pagpapala sa bawat isang narito ngayon na kasama natin. Yes, Lord God, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, thank you so much, O God, from bringing them here in this place, O God. Alam ko, Panginoon, sa year na ito, Panginoon, Panginoon, pinagaling mo na sila, Lord God. Ito, Panginoon, ay taon ng kagalingan, Lord God. Hindi lang po ng physical na kagalingan, kundi, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming mga buhay, ng mga buhay ng aming mga bagong kapatid, Panginoon. Pinagaling at tinugon mo na, Panginoon. Lord God, salamat po. Nawa, Panginoon, kung ano man, Panginoon, yung samo at dalangin ng kanilang mga puso, Panginoon, sa oras na to, Lord God, narito po kami, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, itinataas namin ito sa inyo, Lord God, at alam ko, Panginoon, sa hindi po sila, Panginoon, nagkamali sa pagpili ng lugar, Lord God, kung saan mo sila dapat idala.
O idako, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang buong pamilya nila, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord God. Nawa, Panginoon, puspusin mo sila, Panginoon, ang iyong grasya, Lord God. Panginoon, this year, this 2022, Lord God, pupunuin mo sila, Panginoon, ng pagmamahalan sa kanilang buong pamilya, Lord God. Panginoon, ganun din po sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat, Lord God, sa oras na to, Lord God. Ikaw po ang aming mapapurihan at maparangalan. In Jesus' name we pray, amen and amen. Thank you, Lord. To think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in three key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. What happens when we give? More than we could ever imagine. Give generously and discover what God can do because of you. Thank you, Lord. Happy New Year po sa bawat isa. Purihin natin ang Diyos. Okay, so tayo po ay narito sa pagkakaloob na muli. At kanina pa, nabanggit na ni Pastor Joshua, I was led by the Lord na ito muli ang sabihin sa Deuteronomy 8:18. Ang sabi dito, pero alalahanin ninyo ang Panginoon
na inyong Diyos na siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga tinuno, katulad ng ginawa nila ngayon. Purihin ang ating Panginoon. So God has the power to create wealth. Alam ko po, ang ating buhay na connected sa Panginoon ay may power. Sapagkat si Lord ang source talaga ng lahat ng iyon. So pagdating nga dito sa area of business, natutuwa po ako, ang galing ng aking kapartner. Sobrang galing. Hindi ko po inaring na solo yung aking negosyo. Hindi ko inaring ito'y akin. My greatest partner ay si Lord. Bakit sobrang galing ang partner ko? Minsan, ang order ko sa supplier, halimbawa 300 ang ipapadala, sobrang dami. Kahit wala kang ambitawan dahil siya ang partner, grabe magpadala ng mga kalakal. At wala akong ginawa kundi pag-pray, mga pinapadala sa akin ng mga kalakal. At sa biyaya ng Panginoon, talagang God has the power. Yung power na galing sa Panginoon, Lord, hindi ako magpapaubos dito. Bahala kayo dito, kayo nagpadala ng mga kalakal, kayo din ang magpapaubos ng lahat ng ito. At true to His promises, kasi ang pangako talaga ng Panginoon, pag tayo nakipag-covenant sa Kanya, nakipagtipan, ay magkakaroon pa ba tayo ng stressful life? Ay pangako ng Diyos na you deserve ng abundance ng ating mga buhay. Natatandaan ko noong kami po'y wala pa sa gantong gawain. Ang buhay namin walang power. Kaya kahit anong hawakan, hindi nag-grow, hindi nagpo-prosper ang business, palaging nalugi, palaging bagsak, hindi lumalaki, hindi lumalago. Pero sa biyaya ng Panginoon, 1984, na naglilihaw kay Joshua, nagsimula kaming makakilala at simula noon, we did not stop praising God. Inuna namin ang Panginoon, si Pastor medyo nahuli pa ng 3 years. Nagsimula pong kami magpuri sa Diyos. That was the start at hindi na kami lumibang pa sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At napakasarap po ng buhay na may Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala naman power talaga. Wala tayong magagawa. At ang Panginoon Diyos ang kailangan natin. Kailangan natin siya sa lahat ng anggulo ng ating buhay. At dahil siya ang ginawa mong kapartner mo, ay sabi ko nga, narinig ko nga sa isang preacher, hindi nai-stress ang buhay mo kapag si Lord ang kasama mo. Kaya hindi ka ma-stress. Kung kagaya ng dati, yung tambak ng kalakal, ko stress na ako doon, paano ba ito mauubos? Hindi ko kayang paubos. Pero dahil may power, sobra ang power ng kapartner ko, kaya siya talaga ang nagpapaubos at siya talaga ang nagbibless. At alam ko, ibinibless ito ng Panginoon para makabless din naman sa iba. Sa pamamaraan ng ating pagkakaloob sa Diyos, maraming tao ang maaabot ng gospel. Maraming tao ang makakarinig. At dahil maraming tao ang makakarinig, marami ding tao ang magkakaroon ng power ang mga buhay. Kaya bibitaw pa ba tayo sa gantong gawain? Now that we have experienced a powerful life with God. Kaya ang sarap kasama ng Panginoon. Palagi natin siyang unahin. Sabi nga, seek your happiness in the Lord and He will give you the desires of your heart. At sa Matthew 6:33, di ba? Napakahalaga noon. Kapag inuna natin ang Panginoon, bago ang lahat. Ano na nga haba kung nagbibilang ng mga pambayad dun sa binigay ni Lord, inuna ko agad yung
para sa Panginoon. Number one, para kay Lord. O nakaset na ito. Para kay Lord ito sa kanyang banal na gawain. And you will feel na ang negosyo mo ay matagumpay because of Him. Hindi sa akin, kundi dahil sa bisa ng ating Panginoon. Gagawin mo lang, sunod ka at mag-pray ka at makikita mo how God would do a very big things for your life. At alam ko po na walang anak ng Diyos na maghihirap kapag inuna natin siya. Kaya pasalamatan natin palagi siya, and we claim kung in the past years naghirap tayo because of pandemya, iba naman na blessed pa, iba na may medyo nagka-problema, pero this year is a year of healing. We are healed. Healed na ang sakit ng business natin, healed ng ating problema. At kasama natin ang Panginoon throughout our life. So hawakan po natin ang ating mga kaloob at buong puso natin na ibigay ito. May kaligayahan sa ating mga buhay. Panginoon Diyos, narito po ang kaloob. Alam kong ito'y buhat sa iyo. Pinagpala po ninyo ang bawat isa, ang aming mga buhay. Thank you, Father God. Alam kong higit pa dito ang ibibigay mo. Dahil sa aming pagbabalik, pangako mo po, ito'y ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya pinapasalamatan ka po namin, Panginoon. Truly, Your word would make us rich. At totoong pangako mo that if we are connected with you, lalo mo kaming pagpapalain. Ngayon pa'y patuloy na kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa mga darating pang buwan at mga panahon na lalo mong pasisiglahin ang aming mga hinahawakang negosyo. Salamat po, Ama, at ipakikita mo sa mundo that you are really the owner of everything. Kaya salamat po at we are giving joyfully to your work. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ka. Bigay po tayo ng may kagalakan at tumayo po tayong lahat muli. Diyos, ikaw naman, wala nang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig mo, kailanman di nagbabago. Po natin ng Panginoon. Papuri sa Diyos, sa worship team, sa kanilang paghahanda ng mga awitin sa Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay nila. Salamat din po sa tech team na kasama natin. Sa mga ushers na nag-prepare po ng ating worship hall tuwing Sunday. Pwede po bang palakpakan natin ng Diyos sa kanilang mga buhay?
Sa mga Sunday school teachers na nag-volunteer po para alagaan ang mga bata, palakpakan din natin ang Panginoon. At sa inyo pong lahat that made this gathering possible, papuri sa Panginoon, minsan pa palakpak sa Kanya. Amen and amen. Are you blessed? Everybody declare this 2022, I will experience healing in His wings. Hallelujah. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. Our worship service is over. See you next Sunday and God bless you.